puntahan tayo later. Later mamaya. Ito, punta tayong guitar pusher ulit. Kasi, ayan o, binalik ko yung original neck pickup ng ating gitara. Binenta natin yung SSL-1 na pinabit ko. Sabi ko, yun ang pangarap kong pickups. Pero na-discover ko na... Kaparehas lang na to eh. Ganun din yung tunog eh. Mas maganda pa nga to kasi may bass. So ayun, binenta ko siya. Tapos dahil sira na yung mid and bridge pickup na yung kapares nito, bibili tayo sa guitar pusher. Nabenda naman natin yung SSL-1 eh. Bili tayo ng Wilkinson. Check natin kung okay yun. Kawawa naman siya. Walang pickup yung dalawa. Siyempre, papakabit na rin natin. At bukod dun, pupunta tayong Rizal. Yeah! Ang layo mga guy, Rizal. Nandito tayo sa parang Marikina, pupunta tayong San Mateo. Boundary ng Marikina. May makaka-trade naman ako pedals para sa guitar amp. Ang ganda yan. Ang ganda rin ng demos ng amp, pero tingin ko ibebenta ko rin yun dahil mas gusto ko pa ng mas maganda pa. Hindi tayo makontento. No? Eh, ganun talaga. Makukontento ka lang naman eh pag ganito na yun nakuha mo. Kaya ayun, samahan nyo ako. Let's go! Ligo muna pala ako. Ang labo na naman ng salamin, mga guy. Makarwas tayo mamaya. Wala pa rin traffic. Ngayon lang ako ulit lumabas eh. Mula nung huling biyahe. Hindi man, bumibili naman kami ng braces pag may kailangan bilhin. Pero I mean yung lalabas Marikina. So, ingat pa rin sa mga lumalabas dyan, kagaya ko. Hindi pa rin tumitigil ang virus. Mabuti yung iba, nabakunahan na, no? Ano ko, na parents ko, naka-first bakuna na sila. May tatlo pa ata. May 13 yung second bakuna. Sana lahat tayo mabakunahan na, no? Nakakatakot din, eh, pero mas nakakatakot yung virus. Eh, safe naman daw. Sana effective talaga mga guy at para matapos na yan. Virus! Nakakamiss din talaga eh. Yung mga nagawa mo na hindi mo nagawa ngayon. Ako, para sa akin yung pagtugtog talaga eh. Yung nakatugtog kami sa church, ano, online jam lang recording. Pero nakaka-miss din yung ano eh, yung talaga magkakasama kayo. Kaya yun. Kawag oh. Sana pag tapos ng pandemic, ganito pa rin galuwagan tayo. Ito na tayo. Ngunit walang parking. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko na nakunan, dito na ako sa guitar pusher. Pinahawak ako ng Duesenberg. Ayoko kasi baka magasgas. Ating strat. Grabe yung pick up sir. Ganda. Ang mura pero favorite natin neck. Okay, balik na natin siya. Lalong gumaganda dahil kay Sir. Hey! Hindi
try ko lang nung Sige, sir. second. Grabe yung nangyari sa gitara. Bumalik yung original neck pickup niya. Yun talaga yung number one kong pinakagustong tone. Ang ganda. Wala eh. Yun talaga yung gusto ko eh. Yun yung nakasundo kong tone at pati gitara. May multo ng hapon tong gitara nito eh. Si Wilkinson, 800 per piece. Napakaganda para sa price. Puera Biro mga guys, mas nagustuhan ko pa siya kaysa dun sa SSL1 na ang bili ko sa isang set 8K second hand. Kasi pag brand new mga nasa 13K yun, malaking portion ng bonus natin sa trabaho yung inasos natin dun, pero binenta lang din natin kasi mas maganda pa yung, hindi, siguro mas gusto ko pa yung Wilkinson. Hindi naman ibig sabihin mas maganda yung Wilkinson, pero at the end of the day mga guys, yeah, English yun ha. Nasa tenga mo pa rin kasi yan, kung ano yung magugustuhan mo. Kaya hindi ka, ano, huwag ka magbe-base sa pangalan o sa presyo ng mga gamit. Ayun, punta na tayo Rizal. Yeah, Rizal. San Mateo, Mabira. Let's go! Ayun na mga guy, papunta na tayo sa Rizal. Rizal. San Mateo. Pero nakita ko sa Waze, dito pala tayo dadalhin ni Waze sa Modesta. Tingnan doon pala si sir na katil natin. Tawag ko dito yung payapang part ng San Mateo. May narinig din ako. In 300 meters, turn left. Turn left daw. May mga narinig din ako mga masamang balita dito sa lugar na to. Masasamang pangyayari. Pero sa regular na araw naman, puro pagbigab eh. Okay naman siya, tahimik. At mataas ang lugar na to, hindi binabaha to. Bundok. In 1.4 kilometers, turn right on Modesta Access Road. Oo na, alam ko na. Ayun mga guy, hindi ko na na-videoan. Naiya naman ako kay sir, no? Videoan ko siya, ngayon lang kami nagkita. Pero ayun na yung Marshall. Alam niyo mga guy, gusto ko rin sana ibenta yan para i-upgrade. Hindi ko in-expect na okay siya. Tapos digital yung ano niya. May mga pre-amp modelers. Basta digital siya. Pero kanina tinetesting ko, parang totoo nga yung mga nasa YouTube na demos. Ang ganda nga niya. Magagamit siya sa recording, pwede pang gig, pwede pang practice. Tapos nakokontrol siya sa phone. Mabateka. Kaya yun, tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa amp na yan, no? Mamaya testingin natin, parinig ko sa inyo gamit ang ating newly set up guitar. Yeah! Uwi muna tayo. Pahinga muna tayo, tulog pa si Princess eh. Later tonight, I'll show you the guitar and the amp. Yeah! Eto na siya. Eto yung sinasabi ko sa inyong peaceful San Mateo. Lalo na dito, subdivision pala itong Olopsville, ano? Alright na alright dito. Ikot tayo. One way ba ito? Hindi ko alam dito eh. Ikot tayo palapas. Para ma-explore din natin. Na-explore talaga eh, no? Tuwan-tuwa eh. Hindi, ang ganda kasi ng atmosphere dito eh. Yeah, atmosphere. Siya, maaliwalas. Tahimik. Ang ganda mag-video dito ah. Look at the sun, no? Look at the sun and the daughter. Ano daw? Wala, ang daming aso. Titin yata to. A few moments later. Ayun na, gabi na mga guy. Nakauwi na ako kanina pa. Kanina pa nga eh. Kanina ko paggamit yung amp. Pakita ko lang sa inyo yung konting features niya. Yeah. So, ito siya. Digital siya. Kung ako papipiliin, ayoko ng ganitong amp.
Pero okay lang kasi in-expect ko naman yan dahil ayan, offer sa akin yan ni Sir Clark, shout out. digital siya pero okay siya eh, okay yung dunog niya. Hindi kagaya ng mga hindi ko nagustuhan yung Marshall MG series. Ito warm naman yung tunog niya. Tapos parang akala mo tube sa una eh. Yung itsura niya. Tapos may mga setting din siya ng tunog tube. Pero syempre, hindi naman natin makukumpara sa totoong tube amp. Tapos malayo naman siya sa Line 6. Yung mga digital na amp, yung mga Line 6 Spider. Malayo. Maganda naman to. Mas maganda dito, nakoconnect sa phone. Hindi ko mapakita sa inyo dahil gamit ko yung phone ko as camera. May app kang i-download, makokontrol mo siya, tapos makakapag-play ka ng music. Pwede ka na rin mag-practice dito. Tapos may USB siya, oh. So, pwede mo siyang gamitin as audio interface, tapos pang-record. Kaya okay din siya pang-recording. Tingin ko, mas okay din naman siya pang-gig. Pero kung ang tugtugan mo, siguro kung mga wedding gig or show band kayo, okay lang. Pero pag rock yung tugtugan nyo, yung talagang kailangan, medyo naka-emphasize yung tone ng gitara, alam mo yon, yung medyo tinig yung drive, hindi ko marerecommend to. Pero okay to as practice amp, tsaka recording, pag recording okay. Pero ako kasi pag gig, gusto ko yung medyo analog talaga, ayan ang gulo. Kaya tingin ko, bibenta ko rin to. Pero ayun, palit tayo ng mas magandang amp pa. Ganda naman din to. Not for me lang. Yeah! Ito na yung Greco natin. Bagong bihis, oh. Yeah! Tatanggalin ko yung tatak ng Wilkinson. Parang pangit pag may brand dun. Pero padinig ko sa inyo yung amp tsaka yung gitara. May setting din siya na okay, eh. Kaya, alright din tong amp na to. Sobra. Medyo warm yung tunog niya, no? Very malinis ang ano niya. Very malinis. Tone na nabibigay niya. Kaya pati yung mga drive channels niya, medyo ganun din. Medyo hindi natural yung tunog. Lalo na pag malakasan, eh. Siyempre, pag gigila ka, malakas yan. Mabibitin yan. Pero kung pambahay, that recording, alright na alright yan. Ayun, salamat sa pagbiyahe. Grabe, daming ano, no? Dami nating narating na city, mga guy. Marikina, QC, at San Mateo. Kala mo talaga, ano, magkakatabi lang yun. ayun, salamat. Like, share, subscribe na. Sama kayo sa iba ko pagbiyahe. At ito pang gear review. siguro kung may time, gawang ko to ng mas maayos sa video. Testing ko lang. Ang gamit ko lang. Ayun, salamat. See you. Bye, guys.